Hello friends, welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Kung dati no, ang inestimate natin yung buong bubong natin no, yung mga bintana na inestimate din natin, this time ang i-estimate po natin kung magkano ang gastos eh yung bakod po ng bahay. Kung gagamit po tayo ng concrete hollow block. Yan po yung step by step na i-discuss ko sa inyo sa videong ito. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. May matututunan po kayo sa videong ito. Kaya lang sana po bago tayo mag-umpisa, sana po pakipindot yung like, subscribe, tsaka notification bell. Kung may time po kayo, pakishare yung video. Pakiwatch nyo na lang po yung mga playlist videos ko. Maraming salamat po. Okay, punta na po tayo dito sa kukompute nating bakod, no? Dito po malalaman natin na step by step kung magkano po ba talaga ang magpapagawa tayo ng bakod na gamit concrete hollow block. Dito po meron po akong example. Ito po yung una nating kukompute, yung pong hollow block. Yung dami ng hollow block dito sa bakod natin. Una po nating kukompute-in itong bakod po sa harap na ang taas po 1.6 meters. Tapos ang lapad po ng isang portion ng bakod natin 2.5 meters. Ito po yon, no? Bali, yung 1.6 meters po, kasama na po yung dalawang hollow block na nakalubog sa baba. Yung pong dalawang hollow block na nakalubog sa lupa. Ayan po yung given natin na dito sa una nating bakod na kukomputin. Bali kung i-analyze po natin yung area ng bakod sa harap, bali 2.5 meters yung haba ng isang portion, tapos ang height niya 1.6 meters, bali 2.5 times 1.6 times 4 kasi po 4 'yon, no? Ayun. Yan po yung magiging computation natin na yan po yung area niya. Bali, ito po yon, no? Length times height times 4 po yon, no? Bali, 2.5 meters times 1.6 meters. Yung answer po niyan, ita times 4 po natin. Bali, 4 square meter times 4 square meter. Bali, 16 square meters po, no? Bali, yung bilang po ng hollow block natin, no, kukompute na rin natin na 16 square meters yon. Bawat metro kwadrado po, 12.5 pieces ng hollow block per square meter. Bali, 16 times 12.5, bali ang bilang po, 200 pieces na hollow block. Bali, dito po pala sa harap, no, gagamit po pala tayo ng 200 piraso ng hollow block. Ang susunod po natin kukompute, ito naman pong sa tatlong side na ito, no. Sa left side, sa right side, tsaka dun sa likod. Yan po yung susunod nating kukomputin kung gaano karami yung hollow block na gagamitin natin at yung area niya. Kung i-analyze po natin yung magiging area niyan, ang haba po kasi ng isang portion ng bakod natin na 2.5 meters din, no? Yung height naman niya 2.4 meters naman, no? Bali, kasama na po yung dalawang hollow block na lubog sa lupa. Bali, 2.4 meters po yun, no? Ngayon, since kasama po yan, bibilangin na lang po natin kung ilang piraso po yung portion na yan, no? Bali, yung area po nito, bali, 2.5 meters, no? Yung haba, yung height naman po niya, 2.4 meters. Pag na-compute po natin yung isang area nito, bali, imumultiply na lang po natin kung ilang piraso ito. Kung ang piraso po niyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, at 6 din po sa kabila. Bali, ang bilang po niyan, bali, 12 na. And then, yung bilang naman po nung nasa likod, titingnan natin. Bali, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, 18 piraso po pala, no? Ang bali portion ha nitong kukompute natin 18 pirasong 2.5 meters by 2.4 meters ita times 18 po natin. Ito po yung computation niyan.
Bali, ito po yun, no? Length times height times 18, no? Bali, 2.5 meters times 2.4 meters. Bali, 6 square meters po yun. Ta-times natin na sa 18. Bali, 108 square meters po yun, no? Kunin na rin po natin yung bilang ng hollow block, 100 square meters times 12.5 pieces per square meter. Pag minultiply po yan, 1,350 pieces po na hollow block ang gagamitin natin. Gagamit po tayo ng 4 inches na hollow block dito. Bali, lumalabas na 1,350 pieces po pala, no? Yung tatlong side na ito, no? Ito, ito, at saka itong sa likod. Ayan po, no? Bali, ang gagawin po natin na para makuha po yung total na bilang ng hollow block, i-add po natin yung na-compute natin sa harap at saka sa tatlong side na ito. Yan po yung total na bilang ng hollow block na magagamit natin dito sa pagbakod na ng bahay na ito. Bali, ito po yung bilang ng hollow block, no? Doon sa harap, 200 pieces, and then doon sa tatlong side, 1,350 pieces. Bali, ito, total po natin, 1,350 pieces plus 200 pieces, 1,550 pieces po. Ito po yung bilang ng hollow block natin. Ngayon, kailangan din po natin yung area para makompute natin yung plaster at saka yung mortar, no? Bali, 16 square meter sa harap, then 108 square meter sa tatlong side, 108 plus 16, bali 124 square meters po yung area ng hollow block, no? Yan po yung gagamitin natin sa plaster tsaka sa mortar. Dito po sa mortar, no, ang ibig po sabihin ng mortar, yung pong pinapasok na halo sa butas ng hollow block tsaka po dun sa layer na inilalagay, no? Diyan sa paglagay ng hollow block. Ayan po yung mortar. Kaya yung area po ng hollow block, ayun din po yung area ng mortar na lalagyan natin. Okay, compute-in po natin yung mortar, yung cement at saka sand na gagamitin natin sa paglagay ng mortar sa hollow block. Ito po yung computation niya, bali 124 square meters po yan, 4 inches po yung gagamitin natin, no? Class B po yung mixture. Bali, ang cement po natin, 0.522 bags per square meter po. Kung class B po yung mixture, 4 inches po yung hollow block, no? Times 124, yan yung pong area. 64.73 yung bags natin. Sabihin natin 65 bags na. Sa buhangin naman po, 0.0435 cubic meter per square meter ng mortar times 124 square meter, 5.39. Sabihin natin 6 cubic meter na yung magagamit nating buhangin. Pagdating naman po sa plaster na gagamitin natin, no, na simento at saka buhangin, paplasteran po natin yan na labas at saka sa loob. Kaya yung area po ng hollow block, itatimes to po natin. Ayan po yung plaster area natin, labas-loob po. Kaya ito po yung computation natin kung paplaster natin yan, yung cement and sand na magagamit natin, ito po yung computation niya. Ang plaster area po natin, 124 square meter, times 2 po yun kasi labas-loob, 248 square meter, no? Ang kapal po na gagamitin natin, 16mm na kapal ng plaster. Class B po, bali ang cement po natin, 0.192 bags per square meter times 248 square meter sa 47.6, sabihin natin 48 bags. Sa buhangin naman po, 0.016 cubic meter per square meter times sa area na 248 square meter, 3.97, sabihin natin 4 cubic meter ang magagamit natin. Ito na po yung magiging gastos natin sa mortar, plaster, tsaka sa hollow block. Sa simento po, 65 bags plus 48 bags, 113 bags. Kaya lang imumultiply natin ng 250 per bag yung cost niya, 28,250 pesos po, no? Sa buhangin naman, 6 cubic meter plus 4 cubic meter sa harap at saka sa likod, no, magagamit natin, 10 cubic meters po yun. Kaya lang 300 per cubic meter. Yung presyo niya, 3,000 pesos po yan. Sa hollow block po, bibili na tayo ng 1,600 times 12 po natin, 19,200 pesos po. 19,200 plus 3,000 plus 28,250, bali 50,450 pesos po yan. Kung nagustuhan nyo po itong video, pakipindot lang po yung like. Thank you very much po and God bless sa inyong lahat.